Magandang araw sa inyo mga kapansit. Ganon din sa iyo, Sir Paul. Itago nyo na lang ako sa pangalang Manson. May gusto lang akong ikwento na ako mismo ay hindi makapaniwala sa nangyari noon. Laking kapis po talaga ako, Sir Paul. Kaya alam ko kung ano-ano yung mga kwentong bayan doon. Isa na nga ron, yung aswang. Pero hindi aswang ang pag-uusapan natin, kundi tungkol sa isang mister na ina-under-under ng asawa. Dati, uso ang inuman sa sityo namin, lalong-lalo na sa gabi. Makakakita ka talaga ng sunod-sunod na tagayan. Isa ako sa mga tinuturing na manginom noon, kaya halos lahat ng lasinggero sa amin, kilalang kilala ko. Isa na nga rin ang babaeng si Mildred. Malakas uminom si Mildred. Minsan, mas matagal pa siyang umuwi kaysa sa amin. Tinatalo niya pakaramihan sa aming mga lalaki. Pero kung gaano siya kaaho sa alak, kabaliktaran naman nun yung asawa niya, si Roy. Mabait at tahimik lang si Roy. Hindi siya pala inom kagaya ni Mildred. Kapag inaalok nga namin siya ng inom, tumatanggi siya kaagad. Kung iinom naman, kaunti lang at hindi na masusundan. Si Roy, under siya ni Mildred. Sa tuwing tatawagin na ni Roy si Mildred para kumain, nagagalit si Mildred sa asawa niya. Harap-harapan siyang sinasampal sa inuman. May pagkakataon din na pinapahiya niya si Roy. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon si Mildred sa asawa niya. Kung tutuusin, masarap ang buhay niya. May trabaho si Roy. May itsura. Mabait at maunawain. Higit sa lahat, kahit kailan, hindi siya sinasaktan. Kahit minamaltrato pa siya ni Roy. Isang gabi ng Webes, katatapos lang namin uminom, naggaya kagad ng umuwi. Wala na kasing alak. Hinatid namin si Mildred sa bahay nila. Pagdating pa lang ni Mildred doon, inawid niya agad si Roy. Nasa labas lang kami ng bakura nila. Pinapanood namin kung paano awayin ni Mildred yung asawa niya. Narinig namin na dahil lang pala sa sunog na kanin, binato ni Mildred si Roy ng kaldero. Napalabas na lang si Roy at napatingin sa amin. Ewan ko kung ako lang ba yung nakapansin, pero nung oras na yun, nanilisik yung mata ni Roy. Parang anumang oras, may gagawin na siyang hindi maganda. Kinabukasan, nakasabay ko si Roy sa palengke. Hindi ko na naiwasan tanungin siya tungkol sa kanila mag-asawa. Ang sabi ni Roy, ayos lang daw sa kanya na ginaganon siya ng asawa niya. Kasi lahat naman daw ng bagay, merong hangganan. Ngumiti lang sa akin si Roy. Iba ang pakiramdam ko sa kanya. Unti-unti nagbago ang tingin ko kay Roy. Palagay ko, nasa loob talaga ang kulo niya. Kaya kinabahan ako para kay Mildred. Nang mag-inuman kami ulit nila Mildred, sinubukan ko siyang kausapin. Pinagsabihan ko siyang ayusin yung pakikisama sa asawa niya. Tinawanan niya lang ako. Ginagawa niyang biro ang sinabi ko. Kahit nga sinabi ko sa kanya na baka sa dulo, magsisi siya. Nauna na ako umuwi sa kanila noon. Napadaan ako sa bahay nila Mildred. Nagtaka naman ako kasi nakita ko naghukay si Roy. Tinanong ko naman siya kung para saan yun. Ah, itong hukay? Wala lang to. Baka lang kasi magamit ko sa mga susunod na araw. Teka, kumain ka na ba? Tara sa loob. Tumanggi ako sa alok niya sa akin. Mas pinagtuunan ko yung sinabi niya, pati nga yung hukay. Habang tumatagal, unti-unting nagiging malinaw ang nasa isip ni Roy. Nararamdaman ko na meron siyang gagawin na hindi maganda kay Mildred. Lumipas pa yung mga araw, meron ako nalaman na sekreto. Nakita ko si Mildred at Johan, naghahalikan. Si Johan yung isa sa mga kasama naman sa inuman. Hindi ko na natiis. Nakonsensya kasi ako para kay Roy. Kaya na makasalubong ko siya sa daan, pinagtapat ko agad sa kanya yung tungkol doon. Pero nabigla ako sa sinabi niya. Sa kanya mismo nang galing, na alam niya na yun.
Siya pa nga rin yung unang nakaalam kaysa sa akin. Nagtataka ako kasi parang hindi naman siya galit. Nakangiti pa nga siya sa akin. Kinilabutan ako sa ngiti niyang yun. Parang may nagtatagong puot doon na hindi niya lang pinapakita. Nagpapanggap siya ng ayos ng lahat. Kahit na yung mata niya, binubunyag niya yung nararamdaman niya. Pagkatapos ng pag-uusap namin yun, naging weirdo na lalo si Roy. Palagi ko siyang nakikita na lumalabas ng alanganing oras. Palagi siyang may mga dalang kung ano-ano. Kung minsan, may bayong, may halaman, at kung ano-ano pang libro. Dahil sa napapansin ko, naisipan ko na rin sundan si Roy. Nakainom pa ako ng palima kong bumuntot sa kanya. Merong siyang pinuntahan na lumang bahay. Madilim na doon. Abandonado na. Kaya nagtataka talaga ako kung anong ginagawa niya roon. Hindi pa ako nakontento. Lumapit pa ako ng bagya para makita si Roy. Pagsilip ko, nasipot ko siya nagsisindi ng mga kandila. May hawak din siyang mangkok na puti. Para niyang ginawang altar yung lababo ng bahay. Gusto ko sana siyang tawagin. Kaso, narinig ko na lang na meron siyang sinasabi. Ibang mga salita yun. Hindi ko matukoy kung anong klaseng lingwahe. Nang mapalingon siya sa kinilalagyan ko, napatago ka agad ako. Bago pa niya ako makita, umalis na lang ako. Dali-dali akong umuwi sa amin. Nakasalubong ko pa nga si Mildred at Johan. Magkasama pa silang pumunta sa bahay nila. Napakasira ulo talaga. Harap-harap ang pang-iipot ang ginagawa ni Mildred. Kinabukasan ng umaga, maagang nabulaw ang lugar namin. Binubugbog na naman kasi ni Mildred ang asawa niyang si Roy. Wala namang ganti sa kanya si Roy. Nakangiti lang at nagawa pa magbiro. Narinig kong inuutosan ni Mildred si Roy. Magluto daw. Kaso ang niluto ni Roy, ipangpulutan. Kung hindi ako nagkakamali, dinakdakan yun. Dahil maraming nilutong dinakdakan si Roy, maaga pa lang, inagsimula na mag-inom. Wala si Mildred ng oras na yun. Kami-kami lang ni Johan ang nasa inuman. Si Johan nga, kinuwento pa sa amin yung mga nangyari sa kanila ni Mildred. Masaya pa siya at proud na proud. Lahat ng posisyon na ginawa nila, dinitalin niya pa sa amin. Ang masakla pang araw nun, naabutan sila ni Roy. Pero si Roy, wala man lang daw ginawa. Nagtimple pang araw ng kape para sa kanila. Parang gusto ko nang sapakin si Johan ng mga pagkakataon na yun. Napakawalang hiya. Hindi sila naawa sa tao. Makalipas ang ilang oras ng inuman, natanong na namin si Mildred. Meron siyang daladalang mangkok. Ang laman nun, yung dinakdakan na luto daw ni Roy. Ang sabi ni Mildred, sinadya raw talaga ni Roy na magluto ng ganun para sa amin. Yun din yung hawak ni Roy nung nasa abandonadong bahay siya. Paglapag ni Mildred ng mangkok niya, naamay namin kaagad yung dinakdakan. Napakabango. Mukha siyang masarap. Sa tingin pa lang talaga, mabubusog ka na. Nilintakan agad na mga kainuman namin yung dinakdakan. Sarap na sarap sila. Mas nauna pa nga naubos yung dinakdakan kisa sa mismong iniinom namin. Si Mildred pumunta ulit sa bahay nila para kumuha ulit. Pagbalik niya sa amin, may dala ulit siyang dinakdakan. Kasama niya na si Roy. Hila-hila pa nga niya sa kwelyo. Oh, itong walang silbi na to. Gusto rin makipag-inuman sa atin. Pinaupo ni Mildred sa tabi niya si Roy. Pinagmamasdan ko lang siya. Alam kong may nagbago sa kanya noon. Lalo na sa kung paano siya tumingin. Pabalik-balik yung mata niya sa dinakdakan. Napapangiti siya kapag may kumukuha doon. Hindi ko alam kung anong meron doon. Basta, may kakaibang ngiti talaga si Roy noon. Bagay na lalong kumukuha ng attention ko. Simple lang ang ngiti niya kay Johan. Kapag kami ang nagkakatinginan, nakuhulugin yung mata niya. Ang siya-siya ng mga kainuman ko noon. Habang ako, tahimik lang sa tabi. Gusto ko nga sanang tumikim ng dinakdakan noon. Kaso, pinigilan ako ni Roy. Mas lalo tuloy ako naginhala na merong siyang nilagay doon. Nang wala nang mainom, natapos yung inuman namin. Hindi gaanong nalasing si Roy, hindi ko malaman ang dahilan.
Samantalang siya naman yung nasa lunang shot ni Mildred. Sa unang pagkakataon, hilong-hilos si Mildred na inakay ni Roy pa uwi. Hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ko noon. Sinundan ko yung mag-asawa hanggang sa bahay nila. Lumapit ako ng konti sa bakuran nila. Hanggang sa narinig ko na lang na nagsalita si Roy. Mahal kita, Mildred. Pero sobra na. Pasensya na kung pati ikaw. Madadamay. Noong oras na yun, nasiguro ko nang may ginagawa nga siyang mali. Napagtagpi-tagpi ko na lahat yung nangyari. Kinabukasan, maaga akong gumising. Pinuntahan ko agad yung mga nakainuman ko. Niisip ko kasi na baka may mangyari sa kanila nang dahil sa dinakdakan. At hindi niya ako nagkamali. Ang una kong pinuntahan, si Johanna. Naabutan ko siyang umuubos sa bahay nila. Hirap na hirap siya sa pag-ubo niya na para bang may nakabarnak kung ano sa lalamunan niya. Pagtingin ko sa mata ni Johanna, sobrang pulang-pula na. Parang konting-konti na lang, luluha na siya ng dugo. Pinuntahan ko rin yung iba naming nakainuman. Nanayo na lang yung balahibo ko sa nadatnan ko. May isa kasi sa kanila, sumusuko na ng dugo. Tapos, may kasama ng uod. Kitang-kita ko rin sa mga balat nila. May mga umuumbok, tapos gumagalaw. Nakakadiri talaga sa totoo lang. Nakakakilabot na makakita ng ganon. Sinubukan kong alamin kung anong dahilan noon. Ang sabi ng isa naming nakainuman, bago rin siya nagkaganon, inalalasahan niya rin yung dinakdakan. As in yung bibig niya raw, naglalasang dinakdakan. Kumalat ka agad sa lugar namin yung nangyayaring yun. Marami na pala ang nakapagsabi na nabarang daw sila. At wala akong ibang naisip na salarin kung hindi si Roy lang. Pero noong mga sandaling yun, hindi ko na muna sinabi sa kanila. Ang una kong inisip, kausapin ko muna si Roy. Pagdating ko sa kanila, nakita ko normal lang siya nagwawalis. Yung tipong wala siyang pakialam sa mga nangyayari. Nang tawagin ko siya, nakangiti siyang lumapit sa akin. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Tinanong ko siya agad kung siya nga ba yung nambarang. Natawa lang siya sa akin. Dahilan niya, "Sisiraan ka na ba? Takot na ako kay Mildred tapos babarangan ko pa siya. Malabo yun, pre. Takot ko lang sa kanya." Nang hanapin ko si Mildred, sinabi niyang kasama ro ni Johanna. Alam ko nagsisinungaling siya kasi kakagaling ko lang kay Johanna mga oras na yun. Sinisilip ko yung bahay nila sa loob. Pero humarang siya para wala akong makita. Bago ko umalis, sinabi ko sa kanya na mali ang ginawa niya. At nung mga sandaling yun, doon ko lang nakita yung galit niya. Binalikin ko si Johanna. Suka na siya ng suka noon. Meron ng kasamang uod yung suka niya. Ang masakla pa doon, may lumalabas na rin uod sa mata niya, sa tenga, pati sa ilong. Sigaw ng sigaw si Johanna dahil sa mga lumalabas sa kanya. May kalakihan din yung uod, Sir Paul. Tapos mahaba pa. Nung kinapunan nga po, Sir Paul, tuluyan ang sumapol yung katawan ni Johanna. Nagpumilit na kasing makalabas yung mga uod. Sa takot na makalapit nilang bahay, nagsialisan sila. Ang dami ba namang uod ang gumagapang. Ganon din yung nangyari sa ibang kainuman namin. Nagkaroon ng mga butas yung katawan nila. Doon lumalabas yung mga itim na uod. Malakas ang kutob ko na yung barang na yun, ganti ni Roy. Sa lahat ng nasa inuman, ako lang din yung hindi na biktima. Ako lang naman kasi yung walang atraso kay Roy. Pero hindi ako nakatiis. Nagsumbong na ako sa barangay. Nagmadali naman silang pakilusin yung mga tanod dahil huhuli ni si Roy. Pero pagkarating nila sa bahay nila, Mildred, si Roy, naabot na nilang nakapigdi. Habang si Mildred naman, nilalamon ng maraming uot ang katawan. Hindi na makilala yung mukha ni Mildred. Yung ulo kasi, sumabog na rin sa sobrang daming uod na lumabas doon. Yung isang matanda sa amin, sinuri yung bahay ni Roy. May nakita yung matanda na tirang dinakdakan. Alam kasi ng lahat na doon nagsimula ang kalbaryo.
Nang patakan ng matanda ng kalamansi, bigla nagsilitawan yung mga uod na itim. Ang sabi ng matanda, pinaghalong sabulag yung nangyari. Isang nakakamatay na paraan daw ng mababarang. Nalaman din namin na si Rui pala may lahi ding mababarang ang kanya. Kaya pala niya sobrang tahimik. Namatay si Mildred at Johanna. Hindi ko alam kung tama lang ba sa kanya yun o hindi. Pero kayo mga kapansit, sa palagay nyo, tama nga kaya? Basta ang nilaman ko sa kwentong to, masama pala talaga magalit yung mga tahimik. Bukod doon, bukod sa aswang at mga yanggaw, kahit din palang kontrahe ng barang ng kalamansi. Hanggang dito lang po Sir Paul. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.